Hindi po mababasa 60,000 pesos ang basic monthly salary sa trabahong binuksan sa Saudi Arabia para sa mga manggagawang Pinoy. Mas malaki naman po ang sweldo sa mga job vacancy sa Israel. Saksi si JP Soriano. Lagpas 80,000 pesos kada buwan ang starting salary sa alok na trabaho bilang housekeepers sa hotel industry sa Israel. Hiwalay pa riyan ang iba pang benepisyo. Sa job opening na inanunsyo ng Department of Migrant Workers, 1,200 Pinoy workers ang hanap. At dahil nasa ilalim ito ng government-to-government o G2G track, sa DMW lang pwedeng mag-apply at hindi sa recruitment agencies. Walang kahit anumang babayaran ang mga aplikante. Agad nag-apply dito si Lenny, bagong graduate ng hotel and housekeeping course sa TESDA. Anya, pagkakataon ito para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang dalawang anak. Dito minimum wage po sir, kulang na po, lalo-lalo na sa kagaya ko pong may anak. Si Vincent naman, kahit pa may trabaho at negosyo na noon, nagpa siyang mag-aral ng housekeeping course sa TESDA para makapag-abroad. Nag-resign ako para subukan ulit yung ibang pagkakataon, nag-business ako ng bigasan, tapos hindi ko po nakita yung growth ko, kaya po nag-train ako as a housekeeper, kaya nag-apply po ako dito. Para sa mga nais mag-apply, kailangan may NC2 TESDA certificate. Kailangan ding magparehistro muna online bago pumunta sa mga opisina ng DMW. Ang ating pong initiation ng ating application of course is online. Kinakailangan lang po, sundin lang po natin yung mga requirements. 600 Pinoy female nurses naman ang kailangan ng Saudi Arabia. Government to government din ito at nakaschedule ang interview para sa mga aplikante mula sa December 5 hanggang December 9. Hindi bababa sa 62,000 pesos ang basic salary na maaaring madagdagan pa depende sa years of experience. Bukod sa bansang Israel, ikinakasa na rin ang mga pag-uusap para makabuo ng kasunduan sa bansang Germany at Portugal na pwedeng applyan ng mga Pilipino. Kaya muling paalala ng DMW sa mga aplikante, huwag pong papatulan ang mga trabahong inaalok sa mga social media pages para hindi pumabiktima ng mga illegal recruiter. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi.